Hey yo, it's Laika Velasco and welcome back to my channel. So for today's video is mag-aayos ako, hindi ng mukha, kundi ng buhok. Kasi kung makikita nyo ganyan, parang ayos-ayos ng buhok ko, di ba? Parang alaga, ganun. Pero kung papasukin nyo sa loob, mahihiya ang mais sa buhok ko. Sobra, di ba? As in. Though kasalanan ko rin naman kung bakit nagganon yung buhok ko. Kasi nga, kulay ako ng kulay ng buhok. Ipapakulay akong buhok, tapos ipapablock ko. Tapos ipapablitch ko na naman, tapos ipapablock ko na naman. My God, kaya, tapos ngayon, nung nag-block, pinablitch ko na naman. Alam niyo ba guys, yung buhok ko, naglagas-lagas na talaga. As ipapakita ko yung picture na pinakita ko yung paglalagas niya. As in, kasi talagang pagkasusuklayin ko, nung nag-bleach, pagkasusuklayin ko, ala, may sumasama ng buhok, tapos parang siyang goma, yung parang hila, yung gano'n, nasasama na gano'n. So ngayon, matagal ko naman ang ginagawa to. Kapag wala akong pasok dati sa Baguio, ginagawa ko na siya. Siyempre, pampalipas oras din, gano'n. So, gagawin ko na siya ngayon. At eto na nga, ito yung tinatawag na DIY reband ba? Ganun. Basta yun, treatment siya na ang kailangan mo lang is yung conditioner. Ang binili kong conditioner is itong Cream Silk Triple Keratin Rescue. Kasi kailangan na ng buhok ko ng rescue. Tsaka itong Cream Silk Damage Control. Kasi nga super damage na. So kailangan na talaga ng rescue. Kasi super damage na. And syempre, hindi mawawala ang suka. So dito sa Pangasinan, ito ang suka namin. So pwede na yan. Any suka will do naman. Pero mas effective yata yung ano, yung apple cider. Yun. Mas effective yata. Pero wala kasi kaming ganun. Alam lang, bumili pa ako para lang dito, diba? So ang dami ko nang sinabi. Mag-start syempre. First, is ilalagay mo dito yung mga cream silk. So, dito ko na siya ilalagay. So, ilagay ko na lahat. Unahin ko na yung itong cream silk na damage control. Paghahaluin ko na yan. Tapos, kakamain ko na lang din siya habang ina-apply ko siya sa buhok. Kasi ganun naman ginagawa. Sayang nga, hindi ko nadala yung ano ko. Yung pang ano ng hair. Parang hair mask. Parang ganun. Hindi ko siya nadala. Naiwan ko. And 2 teaspoon ng suka. Kasi 2 teaspoon ng suka. 1 2 So okay na yun. Tapos haluin mo lang siya. Actually, okay lang kahit dagdagan mo pa siya ng suka. Pero for me, okay na yan. Kasi sobrang asin. So dahil nga mas damage yung sa ilalim ng hair ko, doon ako mag-start. So, isa-section ko muna siya para mas makwan ko. Mas mag-focus ako doon, di ba? Kasi baka naman, pag inuna ko dito sa tuktok, naubos na, hindi pa rin na ano yung pinaka-ano niya. Wala na kasing magawa, di ba? So, magkukulay ka na magkukulay ng buhok. Ayoko na magpagupit. Kasi papahabang ako ng buhok. Alam mo ba, never ko pa naranasan yung ang ganda-ganda ng buhok ko. As in, hindi kasi ako mapakali sa buhok ko. Kung ano, no, ginagawa akong katarantaduhan. So, yeah, kung makikita niya, oh, diba? Ah, shit, wala pa akong thumbnail na before and after. Wait lang.
Mag-start na ako, guys. So, dito. Ay, sobrang ano talaga. So, dito ako mag-start. Tiin ko din siya sa dalawa. So, ganyan. Tapos, nag-sakay. Tapos, doon na rin ako nagpo-focus sa may pinaka-ilalim niya. As in, doon talaga sa may damage. As in, talaga. So, tapos ko nang lagyan yung baba. Okay na yon. And yung mga mati, syempre kasi ang kapal pa ng ganito, so medyo konti na lang. So, yung mga matitira na lang is idadagdag ko pa rin dito sa baba. So, so dito naman ako. Dito naman din naman super damage. Parang mga split ends na lang. Ihati ko na sila sa dalawa, tas isahan ko na lang. Dulas kasi. Yan. So, suklayin ko muna. Wala man kasi mabila ng coconut oil dito. Yung talagang ano na, ready ano na. Yung kung mag-ano pa ng nyug. Patamad. Pa. Yan. May ganyan pa natira. Ano ko yan? Sisimutin ko yan talaga. So, yung mga natira is ilalagay ko sa mga ends ng hair ko kasi yung split ends ang lala. Sa ganyan. So, let's do this. Na po. Suklayin ko na lang siya para hindi naman magbulbul. Tapos, antayin ko lang siya mga 30 minutes. Ganun. So, tapos, ipit ko lang siyang ganyan para magsama-sama sila dyan. Kanina ka pa. Miss na ako sa'yo. So, ipit ko lang siyang ganyan. Yan. So, ganyan lang. I-stay ko lang siyang ganyan ng mga 20-30 minutes. And then, maliligo na ako. Tapos, babalik na lang ako after ko maligo. Alam na magpakita ko sa inyong pagligo. So, baka hindi sa YouTube ma-upload. Baka sa pala. I'll be back in 30 minutes. I know. Pagkatapos ko maligo. So, yun. Bye. A few inches later. Hi, guys. So, I'm back. So, I'm back after mga ilang oras.
Kasi pinatuyo ko pa yung buhok ko para makita ko talaga, di ba, kung may nagbago ba or wala. Kasi pagbasa, syempre, matik, maayos kasi basa. Eto, matuyo-tuyo na siya. So, ito natin makikita kung may nagbago ba. And guys, promise, may nagbago. As in, kung makikita nyo, ang ano niya, yung iba kasi basa pa eh. Ang smooth niya, no? Tignan nyo. Hindi na siya yung kagaya ng kanina, as in talagang, ganun. Pero ngayon, no? Tsaka ang ano niyan din dito sa tuktok. Promise guys. Diba? Ang ganda-ganda na ng hair ko. Feeling ko gagawin ko to ng araw-araw. Charot, hindi siya pwedeng gawin araw-araw kasi baka masira din yung buhok nyo. Kasi, suka yon. So yon guys, sa halagang, sabihin mo ng mga 30 pesos kasi yung suka naman, libre na yun sa inyo, di ba? Sa halagang 30 pesos, may instant Brazilian hair ka na. So, plancha mo na lang kung gusto mo ng ano, plancha mo na lang. Pero ako hindi na kasi wala naman pupuntahan. Nice ko lang talaga siya kasi nga super dry na talaga na as in nahihiya na ang mais sa ganung buhok. So, yun. So, yun. Final thought is final, ano, yun nga, maganda. As in, try nyo. Try nyo sa bahay nyo. Tatlong conditioner and then 2 teaspoon ng suka or 4 na conditioner and 3 teaspoon ng suka. So, yun. Bye! Ganda oh, as in, parang, alam mo, nagpariban, girl. So, bye!